Ayan guys, nakalimutan ko nagre-record na pala ako. Ayan guys, welcome to my channel, Life on Two Wheels. Nakalabas din. Ayan, papangunahan ko na po. Hindi pa ako pasaway. Pwede na. Kailangan na po talaga lumabas. Kasi wala na pong panggasto sa bahay, no? At may naalam ko, may natitira pa pong sahod. Sa sahod po ngayon, April 30. Kahit konting ano na lang yun kasi wait lang, init. Ayan, in-open ko lang yung visor. Ayan, bali, ano, ganun nga. So, pila. Kukuha lang tayo ng sahod, no? Kasi wala na. Alas maubos na yung pera. Sana may sasawarin pa. Pero alam ko meron pa, mga ilang days lang yun. Siguro tatlo. Kasi pinasara kami. Yung totally talagang sara. Parang April 17. Ganun. Ay, nakapasok pa ako ata ng tatlong araw. One eternity later. Parang inabot ako dito ng ano, isang oras ah. A few minutes later. Kalamuan shell po. Pero paano kumuha ng rapid pass? Sa company nyo. Ah, sa company. Sige po. Tagal! Init! Yan guys na! Sana nagre-record pa yung camera ko. Tagal! Yan guys na. Nagre-record pa talaga yung camera natin. Tagal natin dun. Parang isang oras ako ata napila dun ha. Grabe. Parang ganun nga. Try ko kumuha ng rapid pass kung makakakuha. Hindi na ako marunong mag-rev matching ah. Puro sa layong rev matching ko ah. Nakakawala talaga ng stress tong pagmumotor, no?
Gamit ko nga pala yung ano ko, yung KYTNFR, no? Tagal ko na siya hindi nagagamit. Simula nung nagsimula yung ECQ, ngayon ko na lang siya ulit ginamit, no? Ano na, isa't kalating buwan na. Hindi ko talaga siya dapat gagamitin hanggang nakaano pa rin yung ano, no? Hindi pa nalilip yung tag dito, yung ECQ, no? Kaso naminis ko na eh. Naminis ko na siyang gamitin, no? Tapos na may pagkakataon na tayong gamitin, eh, pag ginamit ko na. And madalas ko gamitin yung old na helmet ko, yung MRC, kasi may ano yun, may sound trip. Sarap kasi, di ba, pagka bumabiyahe ka may music, no? Pero hindi naman yung wala anong maririnig, no? Wala anong maririnig sa daan, di mo na maririnig yung mga busina ng sasakyan, no? Hindi, mahina lang. Parang intercom style lang siya, ganun. Pero hindi siya intercom kasi talagang ano lang, 4 calls, calls, sound trip, ganun. Ah, yun talaga yung yun, ano, yung pre-nobite ko talaga yun kasi pagka may tumatawag. Yun. May tumatawag habang nasa biyahe ako. Hindi na ako ihinto, pipindutin ko na lang siya. Hands-free kasi siya, no? Ano, hands-free talay? Oo, oh, parang gano'n, nun. Pero may binuti mo pare. Pero hindi na doon sa cellphone mo mismo, no? Doon na lang sa mismong device. Sa Bluetooth mismo. Yan, mas madali na. Tsaka, maririnig mo. Hindi mo na kailangan isuksok yung cellphone mo doon sa helmet mo. Eh, sa akin, hindi ko magagawa yun. Pwede pa siguro doon sa old na helmet ko, may suksok ko yung cellphone. Pero hindi ko pa natetesting. Pero pag dito sa KYT, malabo. May daliri ko nga lang, ang hirap ipasok eh. Kasi snug fit yung KYT. Snug fit yun, ganun. Nung ulo mo itong bili, kasi ito ba yung mga sizing sa KYT, no? Yung suwat ng ulo mo at pumasok sa akin yung medium. Nung unang bili ito, sobrang sikit. Grabe. Pero nung ginamit ko siya ng ginamit, siguro parang pero hindi nga araw-araw eh. Parang every week ko lang siya ginagamit, no? Tuwing magde-day off lang ako, magra-rides, ganun. Yun. Ano na siya? Kumorte na siya sa mukha ko. Hindi na ako nasasaktan, ganun. Pero siya, sinaktan ako. Tawa ko sa inyo, dahil hugot. Ayan, bali dati kasi talagang sakit. Ngayon, di na. Sakto na. Racing-racing na talaga. Medyo bumigat yung helmet ko dahil unang-una, alam nyo naman, nagbo-vlog ako, may camera, no? Tsaka nagdagdag tayo ng spoiler. Yun. Isa pa yun sa nagpabigat. Pero hindi siya sobrang bigat na ano, no? Tulad ng lumang helmet ko. Yung lumang helmet ko, ang bigat niya. Yung KYT ko, pag may camera, yun. Yun yung bigat ng lumang helmet.
Ay, hindi siguro. Parang mas mabigat pa ata. Ganun. Yung luma kong helmet, pag walang camera, medyo magaan. Eh, lalo pag may camera, no? Yun. Oh. Stoplight, stoplight. What you gonna do? Woo, trap. Damang maninita dyan. Mga nangangote mo dalang tayo. Tagal eh. Sorry po! Sorry, sorry talaga. Ang init kasi. Nangangote tayo dun, no? What you gonna do? Yung box ko, na naririnig niya. Karating ko na yung naririnig na. May ano na siya, may nag-i-squeak. Siguro yung metal part dun. Kasi di naman mag-i-squeak yung metal to plastic eh. Try ko lagyan yun ng lubricant na. Wala ka talaga pumasok. Yan na, tatawasin ko naman yung vlog dito mamaya. Ay, ngayon guys, mamaya na lang ulit. Alright guys. Okay na ako. Habol, stoplight, bankingers. Ah, sinunod ko na yung ano. Ano ba? Sinunod ko na yung tire pressure na recommended ng kasa, yung nakalagay dun sa swing arm, which is 29 PSI sa front, then 36 PSI sa likod. And dati yung gamit, ano lang, 29. Ayun, dati yung gamit sa harap, 29. Pero yun sa likod, 31 lang. Yun. Ay, bago. Parang feeling ko nakatuwad yung motor ko. Ganon. Pero yun kasi, yun daw yung tamang sundin. Tsaka may box ako sa likod, kaya mas mabigat na yung likod ko. Tinasama na din, no? Kasi napansin ko, yung upod ng gulong ko sa likod, ano eh? Palapad eh. Ano yun? Tayo muna tayo, may nag-message yata sa atin. Tatabi lang ako. Baba kasi ng brightness eh. Tabi lang ako.
lang. Wala lang. Maya na lang. Kita niyo ba yun? Ayaw hawakan. Tama naman yun. Tama lang yun, tama. Checkpoint. Checkpoint dyan. Gumawa ako ng sahod sa mga ako nag-aang trabaho. Ay, telepon ko.